Hagonoy East Central School sa Bulacan, matagal na ring problema ang pagtaas ng tubig dahil sa high tide na pinalala pa ng pag-ulan. Katunayan, marami sa kanilang mga silid pinalubog ng tubig at hindi na magamit. Pag pumasok ka dito sa Hagonoy East Central School, talagang magugulat ka kasi nakikita mo 6 na mga school buildings yung inabandona na, hindi na ginagamit. Sana ay may 20 classrooms ito na nagagamit pa ng mga estudyante, pero dahil hindi na nga nawawala yung tubig ba, hindi na magamit. Katunayan, ang sabi ng mga teacher dito, kung tayo lalakad sa bandang gitna ng tubig na to, aabot yung tubig hanggang sa bewang. Ang grade 4 teacher na si Teacher Rosalia Alfonso, halos 2 dekada nang nagtuturo sa paaralang ito. Kaya nasaksihan niya kung paano unti-unting lumubog ang kanilang eskwelahan. Siguro mga starting from 2010 or 12, ayan, tsaka lang siya nagkaganyan. Yung pagka yung high tide, talagang lumulubog. Tsaka maganda to talaga, dinadayo ng mga bata talaga to nung... Ito ang dating itsura ng kanilang paaralan. Wala pang tubig at napalilibutan pa ng mga halaman. Dati pag umuulan lang, saka nagkakatubig. Kahit na tapos na yung ulan, ala na, hindi na nawawala yung tubig. Tapos yun, yung nag-ano na yung high tide. Hindi na nawala yung high tide mula nun. Napakahirap! Dahil kulang sa classroom, ginawa na lang nila ng paraan para mapagkasya ang mga estudyante. Grade 1, grade 2, grade 3 ay nag-AM yung kalahati, papalitan uli ng kalahati sa nag-shifting hapon. Nag-shifting na po kayo po. Kasi kung di kayo mag-shifting, kakasakit po mga bata. Pag pinagamit po namin yan, nakalusong po. Dati, 7 classroom to para sa mga grade 6 students. Pero ngayon, na ipunan na ng tubig, putik, sisira na dahil nakatiwangwang, na sana ay napakikinabangan ng mga estudyante. Ang ilang silid, unti-unti na rin pinapasok ng tubig. Ngayong umaga, naabutan naming naglilimas ng tubig si Teacher Maylene sa loob ng kanilang classroom. Dahil po sa high tide, kaya pinapasok yung aming classroom. So may klase po ngayon, kaya kailangang linisin para lang po hindi madulas yung bata. Kung ang pasok po namin is 7 a.m., mas agaan mo po 7 a.m. Minsan po kasi nagkakagulatan din kami sa laki ng tubig na expected ko walang tubig, hindi aabutin yung classroom ko. Pero pagpasok ko, meron pala. Kaya ang nangyayari, imbis na makapag-proceed kagad kami sa aming lesson proper, naglilimos pa po muna. Dasa pabigla-biglang pagtaas ng tubig, nakataas ang mga gamit sa loob ng kanilang classroom. Araw-araw itong ginagawa ni na Teacher Maylene at iba pang guro ng eskwelahan. Isa sa mga estudyante ni Teacher Maylene sa grade 1, ang 6 na taong gulang na si Kyrie Faustino. Mula sa kanilang bahay, bahana ang dadaanan ng bata. Nakakabang po. Baka bumadulas po kami, malaking bato. Baka po mapatid kami. Good morning, grade 1. Ayan, so ready na bang pumasok ng ating classroom? Apo! Okay, sige. Tumayo nga ng maayos. Okay, sige. Unahin natin yung girls sa pagpasok, ha? Kwento ni Teacher Maylene, dating bodega ang ginagamit nila ngayong classroom. Pero dahil sa kakulangan, napilitan silang gamitin muna ito. Tuwing umaga po, kailangan buksan yung mga bintana para merong ventilation kasi wala kaming kuryente dito sa loob ng aming classroom dahil nga po laging high tide, yung outlet po namin inaabon. Tataas lang yung kamay kapag nandito, ha? Pag tinawag ni teacher, naiintindihan po ba? Oo! Okay, baba muna! Ito ang unang pagkakataon na makararanas ng face-to-face classes si Kyrie. Pero kahit ganito ang sitwasyon, pursigido pa rin siya sa pag-aaral. Gusto ko pong kahit po meron ba kung mapasok pa din po ako. Masarap pong iskod po para matulungan yung ibang tao. Tapos tulungan po din ng mami, tapos ng daddy. Sobrang may halong takot. Siyempre, iniiwan din namin sila sa mga eskwelahan nila. Eh, hindi namin alam kung ano po yung nangyayari sa loob ng school. Yung iba-ibang sakit, halimbawa yung dengue,
mga leptospirosis na yan. Eh, sa hirap po ngayon ng buhay, ang hirap kumita ng pera tapos magkakasakit pa. Susunod, pasado alas 8 ng umaga nang magsimula ang klase ni na teacher Maylene. Hindi pa man nagtatagal ang kanilang klase, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Unti-unting pinapasok ng tubig ang classroom ni na teacher Maylene. Pasado alas 8 ng umaga nang magsimula ang klase ni na teacher Maylene. Hindi pa man nagtatagal ang kanilang klase. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Unti-unting pinapasok ng tubig ang classroom ni na teacher Maylene. Kasi halos lahat naman po na nang ginagamit natin dito na classroom ay naka-elevate. Kumbaga meron po talagang classroom na naiwanan na. So inaabot yung mga bata habang nagla-klase? Opo, ganun po ang senaryo. Kaya naman ganun na lang ang pag-aalala ni Teacher Maylene at ng iba pang guro ng paaralan. Hindi mo maaasahan yung aksidente, baka mamaya. Siyempre mga bata yung mga yan na hindi mo maano, natatakbo sila. Imbis na maging malaya sila, na-express yung sarili nila na bata ako, gusto kong tumakbo dito, maglakad dito. Hindi nila maranasan dito sa aming school. Mary? Gumagastos ka na ba ng sarili mong pera, ma'am? Dagdag, para lang mapunan yung mga pagkukulang dito, lalo't binabaha. Yung struggle na bilang teacher na ipundar ko sa sarili ko yung mga gamit na kailangan para makapagturo ako ng maayos. Although in the exigency of the service dahil we are teachers. Yun lang, medyo nakakalungkot. Ayon kay Teacher Faye, nakapagpadala na sila ng request sa Department of Education o DepEd noong nakaraang administrasyon para sana magkaroon sila ng mga bagong school building. Kailangan hubang dito o kailangan mag-change location na? Hindi naman po siguro kasi ang dami nating mga kababaryo na saan sila titira, saan sila mag-aaral. Eh, hindi naman po ganyan talaga dapat yung school namin. Kaya po, ginusto ko din that I transferred here kasi gusto ko matulungan yung mga natitira ko mga paglilingkod mo. Taon sa DepEd ay maging instrumento ko. Problema man nila ngayon ang baha, hindi naman nawawala ang kagustuhang matuto ng mga bata. Kahit na baha, excited pa rin. Opo! Bakit? Madami na po ulit kami matututo. Kasi po yung iba po eh, lahat po napapaliwanag po. Yung iba po minsan, di na po kami natuturo. Mag-aalas 12 ng hapon nang matapos ang klase ni na Kyrie kay Teacher Maylene. Pero dahil maputik at basa ang dadaanan palabas sa kanilang eskwelahan, kinailangan pa siyang buhatin. Ito po, padaan po sa amin, baha pa po. Doon po. Bike ko po. Baha pa din po dito sa amin. Hindi na po nawawala. Matapos magbihis ni Kyrie, diretso siya sa paggawa ng assignments. Medyo baha nga po. Yung distraction po ng bata nandun po. Kaya ginagawa ko po, pagdating niya po galing school, tinuturo ako pa rin po siya. Nakakalungkot talaga kung iisipin namin. Bilang magulang, syempre gusto mo ibigay yung best sa anak mo. Maayos yung kanilang dadaanan, maayos yung kanilang papasukan sa kanilang room. Nagagawa ng gobyerno na talaga sa para sa school. Wala akong kaba na anong mangyari sa aming anak. Sa datos ng Department of Education, nasa mahigit 24,000 ang bilang ng mga eskwelahan na bumalik na sa face-to-face classes. Habang mahigit 29,000 ang nasa blended learning. Sa muling pagbabalik ng face-to-face classes matapos ang dalawang taon ng distance learning, gaano ba kahanda ang gobyerno? Ginagawa po natin is we are coordinating with those LGUs, specifically yung mga prone sa baha at high tides na
kung pwede pong maisama po sa kanilang flood control ng ating mga paaralan. Ibang solusyon dyan would be relocation of our schools, which will entail talaga a lot of budget and of course land. Hindi alintana ng mga guro at estudyante ang aming nakilala ang problemang hinaharap nila. Pero hiling nila, tulungan silang makaahon para sa mas maayos at ligtas na pag-aaral. Kung ikay may gustong hilingin sa pamahalaan natin, ano yun? Yung mapaayos po yung school namin para hindi na po siya mabaha. Ganun po, tapos hindi na po kami mahirapan. Hanggang kailan po kakayanin po? Yung mga teachers natin, they are so passionate in teaching, they're committed and dedicated in spite of this flood. Kaya pag may pumunta po dito, sabi ko, sana matulungan kami. Ano ba, maiaangat yung kalidad ng edukasyon sa Hagunoy kung ganito kami. Our battle cry is the quality of education in DepEd, and yet we have a situation like this.